sa'yo mabuhi. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, ipinakikilala sa atin ni Juan na siya maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwaran ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbyento ay binibigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinaaalala naman ngayon sa atin na ang panahong iyon ay nagsimula na. Tinawag ng paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipakikilala pa lamang, ngunit nasa piling na rin nila. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin na pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kaniyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol. At tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kaniyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kaniyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos,
at sa Sion ay ibalik ang nangyayaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Daan ng poon, nariyan na, pinihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea,
si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka ng Alibinya, sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan ninyo taligtan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawari ng Diyos, wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwiran ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang mga daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Tayo ay nasa ikalawang linggo na sa panahon ng Adbyento. At lalong umiigting ang paanyaya sa atin na maghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Sa simula ng Ebanghelyo, napakaraming pangalan na narinig natin. At ang mga pangalan na ito ay yung mga tao na punong-puno ng impluensya noong panahon na yon. Ang totoo niyan, hindi naman talaga sa kanila related yung pangalan ni Juan Bautista. Related yung pangalan na Juan Bautista, walang iba kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi natin Juan Bautista, alam natin na kadugtong yan lagi ng pangalang Hesukristo. Pero bakit ba nilagay dito yung pangalan ng mga emperador, pangalan ng mga punong pari, pangalan ng mga gobernador? Patunay ito na hindi lamang sa pananampalataya na buhay ang ating Panginoon at si Juan Bautista. Patunay na ito na totoo sa kasaysayan, totoong nangyari, totoong ipinanganak, totoong nagkaroon ng Juan Bautista at ng ating Panginoong Hesukristo. At narinig natin, sinabi dito, dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Dumating kay Juan Bautista ang salita ng Diyos. At si Juan Bautista ay hindi katulad ng mga nabanggit na gobernador at mga maimpluwensyang tao sa ating pagbasa na nakatira sa mga palasyo. Si Juan Bautista ay nasa disyerto. Ibig sabihin, sa disyerto dumating ang salita ng Diyos. At sa disyerto, nagmula din ang salita ng Diyos na nag-aanyaya na maghanda ang lahat. At ano yung mensahe ni Juan Bautista? Tatlong bagay, mga kapatid. Tatlong bagay. Ang kanyang ang pagbibinyag, ang pagbabago, at ang kapatawaran. Narinig natin sa ating Ebanghelyo na si Juan Bautista ay nagbibinyag at nagsasabi, nagpapahayag ng pagsisisi sa lahat ng kasalanan. Ang pagbibinyag dito na sinasabi ay hindi yung pagbibinyag natin ngayon. Although merong pagkakapareho, nung panahon na yon, si Juan Bautista ay nagbibinyag ng mga tao, nagbubuhos ng tubig o naglulubog sa tubig bilang tanda ng kanilang pagbabago. At dito tayo dinadala nung binyag sa pagbabago. Dahil yung binyag, hindi naman yan magic. Hindi naman yan magic na pag nabinyagan yung mga tao noon, kusa silang magbabago.
pero ito ay unang hakbang para sa mas malalim na pagbabago sa kanilang buhay. Ngayon mga kapatid, pinapaalala din sa atin ng ating sariling binyag nawa ay magdala sa atin patungo sa pagbabagong buhay. Pag sinabi nating pagbabago, ang ibig sabihin dito ay metanoia. At ang ibig sabihin ng metanoia ay hindi lamang pagbabago ng buhay, pero pagbabago ng buong pagkatao, pagbabago ng buong buhay. Ibig sabihin yung tinatawag nilang 180 degrees na conversion, radical na pagbabago. At sa pagdating ng ating Panginoon, ito rin naman yung paghahanda na sinasabi ni Juan Bautista. Ngayong gugunitiin natin, ngayong ipagdiriwang natin yung unang pagdating ng ating Panginoon, ano yung paghahanda na ibinibigay natin? Sana hindi lang doon sa mga physical na paghahanda, pero lalong-lalo ang mas importante ay yung paghahanda ng ating sarili, yung pagbabago ng ating buhay na ginagawa natin. At kasabay ng pagbibinyag na ito at pagbabago ay ang kapatawaran ng kasalanan. Paalala din sa ating lahat na dala ng ating Panginoon sa Adbyento, ang pinaka-purpose din na kanyang pagdating ay ang kaligtasan natin. Sa kaligtasan na yon kasama yung kapatawaran ng ating kasalanan. At siguro bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, kung hindi man ito ang ating handog sa ating Panginoon, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, maaari ding ito yung maging regalo natin sa ating kapwa. Kung meron pa tayong mga tao na nahihirapan pa tayong patawarin, kung meron tayong mga kaibigan na matagal na nating nakalimutang patawarin, ngayon pinaaalalahanan tayo ng paghahanda ni Juan Bautista. Siguro panahon na, magpatawad na. Kung paanong dumating ang pagpapatawad ng ating Panginoon sa atin, ganun din naman sa ating pagdiriwang sa kanyang pagdating na malapit na, siguro isa sa mga regalo na pwede nating ibigay sa Panginoon ay ang ating pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, lagi nating alalahanin ang mga paalala ni Juan Bautista. Paalala ni Juan Bautista, ang ating pagbibinyag, ang simula ng ating pagbabago. Pero ang pagbabago na ito ay laging nasa atin manggagaling. Nawa ang Adbyento ay maging inspirasyon natin para lagi tayong magpumilit at mag-struggle na tunay na magbagong buhay. At kasama sa ating pagbabagong buhay ay ang pagpapatawad sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalak ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo'y kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami.
Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Kapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Kapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Kapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagan lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunuan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating,
ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanabanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sama-sama tayo. Announcement for parish-wide monthly formation. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection sa darating na December 10, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Mas Mabuti ang Pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr.,
Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector Parish Priest, Quiapo Church. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Available pa rin na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi Padre, nuestro Padre.